Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Magandang umaga rin po, Father. Sa pagdiriwang natin ng Banal na Misa sa unang araw sa buwan ng Abril at gayon din sa ngayon, unang Sabado sa buwan din ng Abril, ating pinaparangalan ang ating mahal na ina, kalinsabay din ng ating pagpaparangal sa ating Santo Patron, Santo Padre Pio. Idalangin nawa natin na tayo ay pagkalooban ng mga biyaya, lalo tagit ng kagalingang ating hinihingi sa mga pagkakataong ito. At kalakip ng mga kahilingan na ating iluhog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ang obispo, kaparian, mga taong humingi sa atin ng mga panlangit dasal, gayon din sa mata ang pinakakuha natin ng ating mga panlangin, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyanong hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan at sa ating lahat na nakikisa sa banal na pagdiriwang. Sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mumunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo tigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak. Magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng pomay kapal. At upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapamabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bagaman lagi mong ginaganap ang pagliligtas sa lahat, subalit ngayon higit mo itong kinukusang aming ikagalak. Tunghayan mo kaming iyong mga hinirang upang ang iyong pagtulong at paglingap na maaasahan ay siyang magpatatag sa mga kaanib ng iyong sambayanan at sa mga magiging kaanib pa pagsapit ng pagkabuhay. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tutuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging mga anak-anakan ay doon mananalatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mananatili magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak na Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kaniyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak, pari, mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Ang lahat po ay magsitayo. Sinabi ng buong mahal, kasamahan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudiyong dumalaw kay Maria ang nakakita
sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kaniya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin, wika nila? Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiphas, ang pinakapudong saserdote, noon ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito, hindi sa ganya, sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa, at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak ng mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus, kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya ay nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ang kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pesta ng Paskwa. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paparito kaya sa pesta o hindi?" Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo na ituro ng sinumang nakakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyo mga minamahal kong mga kapatid. At maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at unang araw sa buwan ng Abril, unang Sabado rin ho sa buwan ng Abril kung saan ating pinaparangalan ng ating mahal na ina. Sa pagkataong ito, tayo din ay dumadalangin sa ating patron, Santo Padre Pio, sa mga kahilingan, especially sa mga kagalingan na ating hinihingi. Mga minamahal ko mga kapatid, sa mabuting balita, pwede natin pagnilayan sa pagkakataong ito yung mga salita at mga kataga na binitawan ni Caiphas, isa sa mga punong saserdote noong kapanahunan ni Jesus, na sinabi niya, "Hindi ba niyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Kasi nga po, marami ng followers ang ating Panginoong Jesucristo nung kapanahonang iyon. At kapag meron ng ganoon, ibig sabihin, sa paningin ng mga Romano, nag-aaklas yung ganong sitwasyon. Kaya nga, nangangamba yung mga Pariseo at mga Hudiyo, baka sila salakayin ng Romano. Kaya naisip nila na kumbaga, isang tao na lang mamatay para hindi mapahamak ang lahat. Sa ganung mga kataga, mga minamahal ko mga kapatid, pumapasok yung prinsipyo na ganito, baka pamilyar po sa inyong lahat. The end does not justify the means. Ulitin ko po ha. The end does not justify the means. Yung ating masamang paggawa ay hindi pwedeng maitama ng mabuting sabihin natin ay layunin sa buhay. At yan ho minsan tayo, kumbaga nahuhulog bilang mga tao.
This basic moral principle is often violated when those in authority try to justify whatever they do by claiming that it is for the good of the nation, para sa kabutihan ng nakararami. Kapag ito ang kataga ng mga taong nasa katungkulan, no, bagamat kumbaga ay masama yung ginagawa, pero ang hangarin ay para sa kabutihan ng nakararami, masama pa rin ho yun. Once the suggestion to do evil is raised, the action must be immediately rejected. No matter how beneficial the desired outcome or how convincing the argument, we can never accept any proposal to do evil for the sake of the good. Whenever we deliberately choose an evil act, our intention is already not good. No? Kaya nga tinatawag na prinsipyo ito, the end does not justify the means. Pero, nahuhulog pa rin tayo. Na sa pag-aakala natin, dahil mabuti yung ating intensyon, mabuti yung ating hangarin, bagamat masama yung ating gagawin para maabot yung hangarin iyon, masama pa rin. No? Kaya nga, mga minamahal ko, mga kapatid, no? Ito, yung pinapaunawa sa atin na mga pagbasa sa pagkakataong ito. No? Na tayo bilang mananampalataya ay sana huwag mahulog sa kasalanang kinahulugan din ng pinakapunong saserdote nung kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo, na yung kanilang masamang gawa ay isinakatuparan para lamang sa pagnanais nila na mailigtas ang sambayanan. Oo, kung ating titingnan, mabuti, in a sense, pero nga, masama. Dahil buhay ng isang tao ang isinakripisyo para sa lahat. No? Ganon din, mga minamahal kong mga kapatid, sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw ng ating buhay, mabuting ating intensyon, pero para maabot yung hangaring iyon, baka yung paggawa natin masama na. No? Talastasin ho natin. Kaya ipinapaunawa ng Diyos, no, para hindi tayo mahulog doon sa katulad na kasalanan na ginawa ni Caiaphas. No? Una, mga minamahal kong mga kapatid, now, let us purify our action, our ways of life, or our means to fulfill the end. To fulfill our end. No? Kasi nga, mga minamahal kong mga kapatid, yun yung minsang nakakaligtaan natin. Doon lang tayo nakatingin lagi sa goal natin sa buhay. Paano maabot ito? Hindi natin binibigyan ng focus. Hindi natin binibigyan ng masusing atensyon. No? Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, pagpalagay, hangad natin na tayo gumaling sa mga karamdaman natin, physical man yan, emosyonal, o spiritual. Pero, baka yung ating pamumuhay naman, kaligulping sama, nais natin gumaling, pero kay babaero naman, lasenggero, nagsusugal, nanatili pa rin chismosa at marites, eh hindi ho tayo talaga gagaling yan. No? Kasi kung ating tatalastasin, no? Eh kung pagalingin ka ng Diyos at ganun yung pamumuhay mo at ganun yung ginagawa mo, hindi parang lalong lalakas yung gawain mo ang pagiging masama. No? Kaya nga, sa ating buhay, no? Oo, marami tayo na nagnanais ng mabuting intensyon, mabuting hangarin. Pero, bago natin maabot yun, pagnilayan po muna natin, dalisayin po muna natin, linisin natin yung ating mga ginagawa, yung ating pamumuhay, yung ating mga aksyon sa buhay upang magkaroon ng tunay na kaganapan yung mga hinihiling natin. Kaya nga po, kung hindi ako nagkakamali, sa buhay ng ating Santo Patron, si Santo Padre Pio,
bago niya po ibigay, o sabihin natin, ipagdasal yung mga intensyon at panalangin humihingi sa kanya, di ba ang ginagawa niya ho, dinadala niya muna sa kumpisalan ang mga tao para ano? Para makapagbagong buhay. Malinis yung kanilang pagkatao. Maayos yung kanilang pagiging tao. Manauli yung dignidad bilang mga anak ng Diyos sa kanya ipagkakaloob. No? O ipagdarasal na ibigay ng Diyos yung mga kiling. At ganun din po ang ating mahal na ina. Di ba sa mga aparisyon na ginagawa ng ating mahal na ina, Lourdes man yan, ano, Fatima, o ano mga aparisyon na gusto ninyong maisip. Di ba ang isa sa mga hinihingi lagi niya kapag siya'y nagpapakita ay magbalik loob. No? Sa Diyos. Magbalik loob sa gawain ng kabutihan. Kaya tayo din, maminamahal ko mga kapatid, sa pagkakataong ito, ito yung hinihingi sa atin ng ating patron, Padre Pio, ng ating mahal na ina, at ganun din ng ating Panginoong Jesucristo. Kung nais nating mapagtagumpayan yung maubuting hangarin natin sa buhay, dinisin, dalisayin muna natin lahat ng ating mga gawa, lahat ng ating mga gawi sa pamamuhay upang yung ating hangad ay maging kaugnay ng ating Panginoong Jesucristo. At pangalawa, mga minamahal ko mga kapatid, upang lalo na tayo bilang mga mananampalataya ay hindi mahulog sa kaparehong kasalanang ginawa ni Caiphas, pinakapunong saserdote nung kapanahunan ni Jesus. No? Ay, sana kapag tayo ay merong mabuting intensyon, we must be committed not only to the end but also to our purified actions in achieving the end. Nisan po, yun yung kumbaga ay lagi na lang natin ginagawa. Ang focus lagi dun sa goal. No? Pero hindi minsan doon sa gagawin. No? Kaya nga, ito minsan, yung action na minsan nababago. Sana, doon din tayo maging committed. No? Sa gawain. Kaya nga, pag nagbagong buhay, sana ipangako na hindi na muling gagawin yung mga maling gawi, mga masamang gawain, at mga kasalanan na paulit-ulit na lamang na yun ang kinahuhulugan. Sana committed din tayo dun sa salitang hindi na po mauulit. No? Maminamahal ko mga kapatid, para tuloy-tuloy yung pagbabago. Tuloy-tuloy yung biyaya na ipinagkakaloob ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng ating mahal na ina at gayon din ng ating Santo Patron, Santo Padre Pio. Sana sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang, hilingin nawa natin sa Diyos sa pamimintuho, pagdalangin natin sa ating mahal na ina at kay Padre Pio na tayo ay huwag nawang mahulog sa kaparehas na kasalanan na ginawa ni Caiphas. At sana ating malinis, madalisay lahat ng ating mga gawa upang yung ating mabubuting hangarin ay magkaroon ng mabuting ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain nawa tayo ng poong may kapal ngayon at kailanman. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay iyong dinudulutan ng walang hanggang buhay sa pagpapahayag namin ng pagsampalataya sa iyong ngalan, sa pagdiriwang na muling pagsilang noong kami binyagan. Tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin upang ang mga umaasang magiging kaanib ng sambayanan ay huwag masiphayo sa kanilang inaasam at ang mga umaasang patawarin sa kasalanan ay tumanggap ng kanilang nilulunggating makamtan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giling mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong si Kristo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Tinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inihabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, isa'y kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan na taliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. I long for you, O Lord.
without land. I long for you, O Lord, my God, my one desire for you. God, without you I am without love. Without you I am without Sinasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Maraming salamat po sa inyong mga handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa katawat dugo ng anak mo, ay maging hindi nawa na iba sa kanya, sa pagtataglay ng buhay mo sa amin ay kanyang pamana, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin na isira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary, muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pag-aawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, nagpapatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Ikalima, bukas po, araw ng Linggo ay 2 ng Abril, ay sisimulan natin ang mga mahal na araw. Mangyaring magabayan po kayo ng hanay ng mga gawain na makikita sa ating FB page at sa mga tarpaulin sa paligid ng Dambana. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ika-anim, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay nagkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office, o sa mga istasyon sa nakpaligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ating gunitain ang buhay na banal ng sangparing kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namalas sa kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Sakit at paghihirap, buhay inilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, kagat sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Pio ng Petrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin umasa at huwag mangamba, ang lagi mong paalaala. Padre Pio ng
pagpatusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabuting bagay ay nagpagaling ng may sakit, ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at mga pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwing ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ang pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagbabasbas ng relikiya ni Santo Padre Pio. Sa pamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panalangin ang pagbabasbas sa mga gamit sa panalangin. Bago po isagawa ang pagbabasbas na ito, ipinapaalala po sa lahat ng mananampalataya
na ang pagbabasbas ng mga palaspas ay isasagawa po sa misa ngayong hapon sa ganap na alas 5 at sa mga misa po bukas, ano, sa Linggo ng Palaspas. Maraming salamat po sa inyong lahat. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, mga bulaklak na rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, apara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, apara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagkikisa sa banal na pagdiriwang ng misa at ganyan din sa isinagawa nating liturhiya ng panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Maaari na pong gawin ang pag-aalay ng mga rosas sa imahen ni Santo Padre Pio. Padre Pio, O Padre Pio, maraming salamat sa awa't tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo. Matutong umibig tulad ni Kristo. Available pa po ang mga rosas sa may Chapel of Reconciliation at sa may gilid ng ating simbahan. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po sa inyong kabutihang loob.